Hello mga kachin! Ngayon ay magluluto po tayo ng fish salona po. Yan po yung tanghalian ng aking sir ngayon. At yung mga bata po, nagprito lang po ako ng chan ad po yung tawag po nila dyan. Ayan po. So kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe na po. Paklik na rin po yung ring bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa pong upload. So ayan na po yung mga ingredients mga kakitchen. Nag-add po ako ng turmeric at saka black pepper. Nag-add din po ako ng cumin powder at saka paprika powder po. Then salt syempre para may lasa po yung marinade po natin. Then all the spices po. Ayan, ihilod lang po natin yan mga kakitin para kumapit po yung lasa. Ganyan lang mga kakitin. So, marinate natin ng mga isang oras lang mga kakitin. Ganun. So, after 1 hour, ipiprito po natin siya. Ayan po. Yan po kasi yung huli kong prinito. Nauna na po yung mga ulam po ng mga bata, kaya nahuli po yung prinito yung lulutuin ko pong salona. Ayan. Ayaw po kasi ng salona yung mga bata. So, sa amo ko lang po yan mga kakitchen. Ayan. So, pag nag-toasted na po siya mga kakitchen, iset aside lang po natin siya. Ayan. So, pagkatapos po natin maprito mga kakitchen, magpapainit na rin po ako ng mantika. So, habang magpapainit po ng mantika, syempre, nakaprepare na po lahat ng mga ingredients. Ayan na po mga kakitchen, yung sibuyas, yung luya, yung garlic, at saka yung holy spices po natin. Dried lemon. Ayan. So, inuna ko pong igisa yung mga holy spices po mga kakitchen. Ayan. So, pag medyo nag-brown na po, i-add na po natin yung sibuyas po. Igisa lang po natin siya mga kitchen. Then, in-add po na rin po yung bay leaves at saka dried lemon po. Ayan. Igisa lang natin yan mga kitchen. Then, in-add ko na rin po yung garlic at saka ginger po natin. Ayan po. So, pag nag-brown na po siya mga kitchen, pwede na tayong mag-add po ng dacos or tomato sauce po. Ayan. And then, nag-add din po ako ng tomato paste po para mapula-pula po yung salona po natin. Sige, sa lang natin mga kitchen. After that, i-add na rin po natin yung mga leaves po. Ayan. Then, nag-add din po ako ng konting tamarind lang po. Ayan. At saka, nagdagdag din ako ng curcum at saka fish powder po. Coriander at saka cumin powder din po. And then yung syempre yung madras powder po kasi pampalasa din po yan. Black pepper at saka salt po. And then yan po mga kakitchen, igigisa na po natin ng konti. Yan. So pwede na po tayong mag-add po ng water po mga kakitchen. Yan. Hot water na po yung nilagay ko para madali lang po siyang kumulo. Ayan, so igisa lang natin ng konti mga kitchen. Nagdagdag din pa ako ng konting dried lemon black po yun. Ayan. At saka yung coriander powder po. So after that mga kitchen, pag kumulo na, pwede na po nating i-add po yung fish po natin. At syempre nag-add po ako ng sili po para masarap po yung lasa niya. Galing po kasi yun sa freezer, kaya hindi ko na po yun ginisa. Ayan na mga kitchen, ang sarap naman ng salona po natin. Ayan po. Yummy, yummy. So, sana po nagustuhan po ninyo mga kitchen. Salamat din po sa lahat ng mga laging sumusuporta. So, ayan mga kitchen, may natira po yung iba, kaya yun na rin po yung ulam namin. Ayan, ang sarap. Mas masarap ko kasing kumain pag ano, nagkakamay. Kaya kain na tayo mga kitchen. Thank you for watching po, and God bless all.